Ito na nga, update lang tayo no, dito sa issue kung kay Lasena ba tsaka yung iba pang mga vloggers dyan. Ito kasi, nag-comment ako dun sa post ni Zainab. Yung mga fanatiko niya na pinagtatanggol siya, talagang pikun na pikun. Talagang galit na galit, gustong manakit yung mga fanatiko ni Zainab. Sinabi ko lang naman, kasi nag-sorry siya doon, dami niya sinasabi, blah, 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 blah. Sabi ko doon, ang dami mong hanas, girl. Halika, magkape tayo, sabi ko. Kasi nga, sabi ko nga dito, eto ah, eto sitwasyon. Sa tingin ko, yung ginawa ni Wilbert ay isang, ano lang, isang paandar. Ibig sabihin ng paandar, publicity. Diba? Nang away siya ng isang masikat sa kanya na vlogger na si Zainab. Tapos ito naman si Zainab, nag-live, diba? So, sa tingin ko, mukhang nagpapaandar sila. Kasi kung seryoso ka ha, na ikaw, inoffend ka nung tao by bringing out yung conversation ninyo. Ete, alam mo ba na yan o ay labag sa ating batas na maglabas ng screenshot ng inyong conversation? Ibig sabihin po niyan, may karapatan kang kung talagang seryoso ka at hindi mo sinasakyan ang issue, magsamba ka ng kaso dito kay Wilbert, di ba? Kasi ang dating ngayon nito, parang lahat kayo for publicity lang, lahat kayo issue lang. Diba? Lahat kayo, sinasakyan nyo. Oo. Sabihin na natin, this was not planned or hindi ito pinagplanuhan. Pero gayunpaman, sinakyan nyo. Kasi alam nyong publicity ito. Tapos yung pagsusorry mo, sige, okay naman. Na-appreciate ko yung pagsusorry mo. Na-appreciate na mga tayong pagsusorry mo. Pero more than that, dapat sinampulan mo ito si Wilbert kung talagang seryoso ka na sa kanyang ano, sa kanyang mga banat. Kasi illegal yan eh, yung ilabas yung usapan ninyo. Bakit hindi ka nagsampa? So ibig sabihin mukhang merong problema, di ba? Mukhang sinasakyan niyo yung issue. Sabi nga, good or bad publicity is still a publicity. Kasi marami sinasabi ng iba, ba't naman niya gagamitin publicity yan? Nasira siya ni Wilbert kasi dahil dun sa mga masamang ugali niya. Sabi ko nga, ganito lang asimple yan ha. Kung magaling kayo mag-isip. Siniraan siya ni Wilbert through dun sa message. Bakit ngayon ang lumalabas pang okay is siya? Kasi nga, ang tao, ang mga Pilipino, ang bilis makakalimot. Ang bilis magpatawad. Basta nag-sorry lang isang tao, okay na. Yeah, nag-sorry siya, di ba? Ngayon, ang dating talagang ang dami pang kumampi sa kanya. Ang daming naawa sa kanya. Di ba? Ang dami yung naawa sa kanya eh. Na naawa na kesyo ganito-ganito. Di ba? Ang akin lang, kung talagang seryoso ka, girl, sa iyong mga sinasabi dyan, doon sa live mo, diba, na nasiraan ka. Ang dami mong live, ang haba-haba nung live mo, 1,000 ang nanood. Tapos ending pala magsosorry ka lang din. Ang ending pala magpapaawa ka lang din. Hindi, ang akin, hindi ko sinasabing ano ha. Sana kasuhan mo nang makatikim itong Wilbert na ito. Sabi to 'yun. Okay? Akin, kung ano man 'yung nilabas niya, sa inyong magkakaibigan 'yun eh. Sa inyong ano ngayon kung plastic kaya ng pagkarang ni pinalalabas ni Wilbert. 'Di ba? Kung talagang pinatutunayan mong hindi ka plastic at talagang hindi sinisiraan ka lang blah 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 sa ayon sa iyong live. Di sana sinampa mo ng kaso. Wala eh. Ngayon, pasorry ka. Paawa ka na naman. Ang dating sa tao, ngayon appreciate ng tao. In all of these things, good or or bad publicity, kita nyo naman biglang itong mga vlogger na ito, dumami na naman ng viewers. So yun lang sinasabi ko, sa tingin ko lahat yung awayan ng mga vlogger na yan, lalo na yung kahit yung mga sumakay nakisawsaw,
yung mga revelasyon, yung mga scam kuno na yan. Ha? Sa tingin ko, it's all for publicity. Kung hindi publicity yan, dali nyo sa korte. Di ba? Tingnan natin, sampulan ninyo. Wala eh. Mismo yung nag-aakusa na may scam daw si ganito, si ganyan. Alam nyo na pala eh, bakit di nyo sampahan ng kaso? Alam nyo na pala ng gagago, alam nyo na pala ng lolo ko ng mga Pilipino. Ba't di nyo sampahan ng kaso? Ang hirap kasi sa inyo, puro kayo daldal eh. Wala na nga kayong, wala na ang sense yung mga vlog ninyo. Puro na lang kayo papasika sa sarili. Pasensya na, pero nakakairita lang eh. Diba? Yun ang akin doon. Kasi meron naman tayo mga vlogger na meron matitino eh. Diba? Halimbawa, itong si Ninong Ray, okay? Ginawa niya sa Bilibid. Diba? Pinuri siya ng tao na keso sinabi sa kanya, ganyan dapat ang vlogger. Uy, tama nga naman. Kaya lang, yun nga lang, si Kabutas, si Attorney Kabutas, kilala niyo si Attorney Kabutas, si Attorney Nocase, ayun, hinanapan pa ng butas itong si Ninong Ray. Ang ganda na nga nung ginawa ng tao. Hindi ako ha, hindi ko man trip yung mga food kasi hindi naman po ako, wala naman akong interest sa pagluto dahil hindi naman ako marunong magluto. Pero gayon pa man, maganda yung contribution ni Ninong Ray doon sa kanyang ano. Actually, pag pinanood nyo nga siya, yung kanyang mga pagtulong doon sa yung pag-share ng kanyang mga karanasan bilang vlogger. Ang ganun, ang dami natutulungan. Sana ganun yung mga vlogger, hindi puro pasikat. Ito kasing mga vlogger natin, pasikat. Kasi naman, yung mga Pilipino, sinakyan naman ang hilig yung sumakay. Parang, alam mo, ako, isipin nyo, baka sabihin naman, ikaw din naman sumasakay. Hindi ako sumasakay. Binabanatan ko. Dahil sa tingin ko, mali, pangit ang ginagawa nito mga vlogger na ito. Diba? Hindi magandang halimbawa sa mga kabataan itong mga ginagawa ng mga vlogger na ito. Ha? Puro papaandar, puro papasikat, puro kaepalan. Sana gumawa naman kayong content na makakatulong sa bayan ninyo, sa mga Pilipino. Diba? Hindi lang kayo lang ang puro nagpapayaman. Real talk lang tayo. Yung mga yan, puro payaman lang sa sarili yan. Kaya talagang yung kanila, puro kalokohan lang ang binablog. Sana medyo magising ang mga Pilipino na maintindihan na ito ay puro for publicity sake. Sa tingin ko lang ha, publicity lang ito, itong mga vlogger na ito. Okay? So ang ganyan na lang muna. Ako po si Banat Bay ha. At dun sa mga magko-comment na naman, dahil mo nga lang, hindi mo kayo manood, tapos.